Sir Daniel, magandang hapon po. Magandang hapon din po, sir. Okay, yung tatay niyo po, si Tatay Asensio, hanggang ngayon nawawala since March 3. Opo, sir. Okay, ang pagkakaalam niyo po, no March 3, siya po ay papunta sa kanyang kaibigan para sa isang inuman. Opo, sir. At yung kanyang mga kainuman ay sina Isagani Alfonso at Michael Olitaw. Opo, sir. Nakausap na ho ng mga pulis yung mga kainuman niya, sir? Opo, sir. Anong sabi po ng kainuman niya, at particular na itong si Isagani Alfonso? Hanggang ngayon po, ganun pa rin ang kanila eh. Umuwi raw po si tatay. Pinuntaan ko po nung umaga, sabi ko, saan nagpunta si tatay? Tapos nyo, ninanap ko na po siya. Mm-hmm. Hanggang ngayon po, hindi po na nakita. Major, magandang hapon po, sir. Ano, sir, grap ka na po. Major, ito po yung may kinalaman sa pagkakawala ni Asensio Carpiano. Ito po yung na-report na sa inyo, ano po? Sir. Yes, sir po, sir. So, base po sa inyong investigasyon, ano po yung nangyari dito? Actually, sir, ayun din po sa statement po ng pamilya, pati doon po sa person of interest po natin. Nagkainuman din po sila nung hapon na yun, di na po nakauwi yung sir kina... Opo, nakausap niyo po yung kainuman niya na si Isagani? Nakausap po ng investigador po natin dito, pati yung deputy chief. Ano sabi po ni Isagani? Nung nag-inuman po sila, parang naghiwaling na rin po yata sila, sir. Nung hinanap ng pamilya, hindi na rin po nila nakita din. Nung inalugog din ng kapulisan at ng barangay officials dun sa compound, sa bahay po ng Isagani, hindi na rin po nila makita. Wala rin po dun sa bahay na nakatakas. Ano po yung sabi nitong kamag-anak na meron na po sila nakitang gulok na may dugo at sako na may dugo? Actually, sir, yung itak lang, sir, na may kunting patak lang ng dugo. Hindi naman actually dugo na pumalat, sir, kundi maliit na portion lang. Maliit na patak ng dugo, okay. Pinadienit test nyo po yung maliit na patak ng dugo? Isa subject po namin, sir, for blood sample. Kung ito po ay isang tumat for animal blood, sir. Tapos na, hindi pa? Hindi pa po, sir, for ano pa lang po dun sa ating crime lab kasi malayo po, sir, yung Puerto Princesa na pagpapadalahan po natin. Pero nasecure na po yung ebidensya niyon? Yes, sir, hawak po, sir, ng ating investigator, sir. Okay. Kailan nyo po na ipadala sa crime lab yung pong patak na dugo sa gulo? Actually, sir, isisin pa lang po namin ngayon, sir. Friday pa, sir, or tomorrow, sir. Pagbiyay po ng tugos shipping, sir. Dadalhin pa po sa Puerto? Yes, sir, yun po. Yes, sir. Sa Puerto Princesa pa po, sir, dadalhin, sir. Wala o bang aeroplano? Negative, sir. Ang aeroplano na bumibirte, sir, is to Metro Manila din, Manila to Puerto Princesa, sir. May connecting flight pa po, sir, from Manila, sir. Okay. So, sige po. Ano pa po yung mga leads na inyo pong dinedevelop, sir? Nakikinig po ngayon yung kamag-anak. Maliban dun, sir, sa itak, sir, continuous pa rin, sir, yung pagkakandak po natin ng search and retrieval dun sa area, sir. Actually, sir, nasa area po yung ating investigator at ang deputy chief of police po natin para magkandak po ng follow-up investigation at din makapag-ano rin po dun sa mga katabing bahay po, katabing barangay. Kung meron po man silang nakita na kung certain na si Isagani. Nakausap niyo rin po yung helper ni Isagani na si Michael at saka kapitbahay ni Isagani na si Abel. Yes, sir, napapunta po natin dito sa station, sir. Invitan po natin yung sila lahat, sir. Okay, ano po yung mga nakuha niyong impormasyon mula sa kanila, sir, base sa inyong ginagawang pagtanong-tanong? Yun din, sir, ang kinikwento nila, sir. Nung after nung magkainuman, hindi na po nila napansin kung saan pumunta yung si Isagani, sir. Wala ho bang napapabalitang alitan itong si Isagani at saka itong si Asensio? Wala namang wala namang nasasabi yung pamilya, sir, na meron silang previous na alitan, sir. Maski sa barangay, sir, walang recording. So, saan po nakita yung gulok na may patak na dugo, sir, sabi nyo? Investigator, sir, ang nakakuha, sir, kung isang parang within the compounding, sir, ng bahay nung si Isagani, sir. Doon mismo sa bahay, paligid, bahay ni Isagani? Yes, sir. Opo. Okay, chinek nyo na po for fingerprints. Isasabay na po natin doon, sir, sa pag-request natin, sir, sa forensic laboratory. Yung sako po, sir, ganun din, may dugo din. Actually, sir, hindi ko alam kung may na-recover, pero itak lang, sir, ang meron kami, sir, sa posisyon namin, sir, yung ginamit na itak lang, sir. Okay, ipiniliwanag ho ba ni Isagani kung bakit meron na patak ng dugo doon sa isang itak niya? Yes, sir. Yun din sa paliwanag niya, sir. Wala rin siyang napaggamit ang iba, sir, pero may sugat siya something sa kanyang braso na hindi naman kalakihan yung si Isagani, sir. Okay, so may sugat sa kanyang braso at that explains kung bakit merong patak ng dugo doon sa itak. At bakit po siya nagkasugat sa braso daw? Hindi na rin, sir, nabanggit, sir. Hindi niya binanggit kasi hindi mo tinanong. Nung sir, hindi na, nung
binalikan ng tropa sa doon na lang na ano, sir, ng investigador sa area, sir. Hindi na nadala ulit sa exercise. Hindi, kaya nga sir, di ba? Ang sabi sa iyo, yung patak ng dugo sa itak ay galing sa sugat sa kanyang braso. So sana tinanong mo sir, eh bakit ka nagkasugat sa braso? Ayun din sir, sana sarang ng ating investigador sir. Kaya ano sila sa area, sir. Ma'am Febelin, kasama po kayo sa inuman. Nakakailang-tagay lang po ako, mga 4 o 5 lang, kasi natulog na po ako, pagod po kasi ako. Okay, 4 o 5 tagay. Ano po tinagay nyo? O, yung kwan, ay kunti lang po ako magtagay, hindi naman po ako kasi na sa inom. Ilan po ba kang nag-inuman? 6 po. 6 po sa matanda. Okay, sino-sino po kayo kung matatandaan mo? Yung Mr. Ko at saka si Michael na, Michael Ulitaw. Okay. At saka yung mag-asawa na si Eliane at saka si Asyong. At saka yung matanda po. Yung matanda, si Asensio? Opo. Okay. So doon sa inyong pag-iinuman, hindi ba nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan? Nagkaroon ba ng diskusyon? Wala po. Okay, ikaw maaga ka natulog matapos ka magtagay ng 4 o 5, sabi mo? Opo, nagluto pa po ako ng apo na namin. Anong niluto mo? Gulay po at saka sinaing. Gulay at saka sinaing. Anong klaseng gulay? Yung pakbit. Pakbit, masarap yun. Okay, so pagtapos mo luto, natulog ka na. Nagluto pa ako ng sinaing, tapos nagtagay-tagay ng konti bago pinakain namin yung matanda. Opo. Matapos ng pagkain matanda, natulog ka na? Opo, na pagkakuan ko na sabi ko sa mister ko, matulog na ako. Okay, tapos naiwan si mister mo, pati itong si Michael at saka itong mag-asawang Asyong at Iliana. Umalis na po sila yung pagkakuan ko, umalis na rin kasi nagbili rin po sila ng ulam. Okay. Opo. So, sinong naiwan nag-iinuman yung pinakahuli bago ka matulog? Yung Mr. Ko at saka si Michael. Noong nagmatutulog ka na, ilan pang bote ang kailangan nila ubusin? Yung kalati na buti na ininom nila, yun na lang. Nagtigil na rin po ang matanda, nag-igayga na, nagapahinga-pahinga, hindi rin kasi po lasing. Hindi siya lasing? Hindi po. Okay. Ano na pag-usapan sa inuman? Wala man po, nagbibiruan lang po sila. Tulad ng? Yung, ay, sanay man po kasi yun sa amin ang matanda na yun para namin tatay na rin kasi po. Anong mga biro-biroan po nila? Kwento-kwentoan mga kutsira-kutsiraan nila, yun lang po. Kung ano-anong biro nila, yun lang ako na biro-biroan po nila. Wala bang nagkapikunan? Wala po, sir. Meron daw nakitang gulok doon sa property ninyo na pag-aari po ng mister nyo na may patak ng dugo. Aywan ko po kasi po, hindi ko po nakita nung kwan yung kasi, nung picture, yung pangalawang linggo na po yun eh. Hindi po namin nakita, sir, yung itak. Oh, nakita raw doon sa paligid ng bahay ninyo? Sabi po nila, dito po sa kwan, sa baba ng bahay namin, dito sa tabi ng kalsada po. Yung patak daw ng dugo sa gulok, nanggaling daw sa braso ng mister mo. May sugat ba yung braso ng mister mo? Wala po. Hmm. So, mister mo ba ang may kagagawan sa pagkawala ng matanda? Wala po kasi po, so umuwi po kami dito sa matanda, dito po sa bundok ng gabi na yon. Okay. Sino sa tingin mo ang may kagagawan sa pagkakawala nito matanda at bakit siya nawala? Sa iyong palagay lang, sa iyong palagay. Sir, hindi po ako makapagano dyan kasi nakauwi kami dito nung gabi kaya hindi namin din po nakakuan kasi nalaman din namin na yung matanda nung Martes na ng umaga. Nasaan si mister? Ngayon po sa bundok po, nagapangorti po ng kwan ng kahoy kasi ano gagawin ng kulungan ng baboy. Willing ka ba magpa-lie detector test para malaman kung nagsasabi kayo ng totoo o hindi? Sige po. Ayun, maging yung mister mo. Sige po, mamaya po kakausapin ko pagdating po. Ay, okay, very good. Major. Yes, sir. Nagkinig po kayo. Ayan po, willing daw po itong si Mrs. Alfonso, pati yung kanyang yes, mister. Nung magpa-lie detector test, siguro po, at nandiyan na rin lang, pumayag na rin lang, di isa lang yun na po. Yes, sir. Kung in ample time, sir, na willing sila, i-request po natin sa forensic laboratory rin, sir, na yung availability, sir, ng... Opo. Na-check nyo na po sa record, maging PNP o barangay, ang records po ni Isagani Alfonso. Na-check nyo na ho ba kung meron itong record, criminal record, whatever, sir? Sa barangay, sir, negative yata, sir. Wala. Sa PNP wala po, sa NBI? Wala rin, sir. Wala rin po. Last na lamang po. Ito po mag-isang buwan na... So ano po yung tinitingnan niyo pong angulo dito? Yung pagkakawala niya. May foul play po ba o ito ay naglaho lang na parang bulat ayaw na magpakita sa kanyang pamilya? Base doon po sir, sa observation namin sa person of interest natin, medyo naman siya sir, supportive, nakipagtulungan. Din wala namang physical struggle na sa kanyang physical na pangatawa sir. Parang wala rin struggle. Opo. Na nagpambuno yung namatay sir. Wala ba kayong mahiraman o makunan dyan muna ng K-9
yung nakakapag-amoy ng cadaver? Okay. I-coordinate ko, sir, sa EOD Kinem, sir, o sa Philippine Coast Guard kung meron silang capability yes. na mag-amoy, sir, ng ano, sir. Opo. Man, ano, sir. Diba? Kinem na magaling magtunton ng mga nawawalan tao. Maghiram po siguro kayo sa Philippine Coast Guard o sa... Diyan po sa inyo sa PNP, wala. May PNP EOD Kinem kami dito sa bayan ng Coro, sir. May nakasin dito. Siguro, sir, hiramin nyo tapos i-backtrack yung mula po dun sa bahay na ni Isagani tapos pauwi ng... bahay ni Mr. Capriano. Ay, sir, we will do that, sir. Pag, ano, sir, nang, ano, makapag-request kami, sir, sa concern unit, sir, ng PNP, sir. Sir Daniel. Hello po. Okay, narinig naman po yung pakipag-usap po sa ating kapulisan. Opo, opo, sir. Anyway, patuloy pa rin naman po ang ginagawang pag-imbestiga at ang kagandahan po nito, pahayag naman po magpalay detector test, ito pong si opo. Mr. and Mrs. Alfonso. Opo. Okay, at para malaman ng polis kung saan nila ipopokus yung kanilang pag-iimbestiga. Sige po, ganun lang po muna. From time to time, kami po itatawag sa PNP at kung ano meron kami, sir, na bagong development, kami rin po makipag-ugnayan agad-agad din sa inyo. Opo, sir. Maraming salamat po. Maganda hapon po. Okay. Maganda nga po din po, sir. Chairman William okay. Barbutan, Barangay de Cabobo, Coron, Palawan. Chairman, maganda hapon po, sir. Sir, idol, maganda hapon po. I'm sure isa po kayo sa mga nag-iimbestiga rin dito sa pagkawala po. Opo, sir. Opo, opo. Hanggang ngayon nga po, yes, ano pa so. Kami. Opo. Ano po yung mga lead po ninyo? Ano po yung mga nakalap niyong impormasyon na mahalaga para sa pag-imbestiga ng ating kapulisan? Yun nga po, sir. Yung pagka-recover po namin ng itak na may dugo. Yung sir ang isa sa ano namin titignan na magiging ebidensya po sana. Kaya lang sabi po ng PNP, sir, ay papa-crime lab pa po rin dyan, sir. Ititrace para po kung dugo ito ng tao o ano. Totoo po yan. Ibang may dugo. Tapos sabi rin po, yung patak daw ng dugo sa itak ay galing daw po sa braso? Yun po ang ano nila dito, yung hinala nila. Pero makapagpatuloy po, sabi po ng PNP, ang crime lab kung dugo ng tao. Wala o ba mga sugat-sugat sa kamay nitong si ano Isagani? Wala naman po eh. Wala ka nakita mga sugat, pasa, kalmot, wala? Wala naman po, sir, wala naman po. Na-examine mo, nakita niyo po? Opo, nakakausap po namin yun. Nung pag-imbestiga po personal, nandun po. Nandun din po ako sa harap ng BNP. Kami-kami rin. Oh, sige po, sige po. Salamat po, Chairman. Magandang hapon po, Chairman. Opo, magandang hapon din po, sir. Magandang yes, sir, yes, sir. Medyo mahirap masolve tong kasong ito. Naglaho na parang bula. At syempre, dyan sa probinsya, mga liblib na lugar, walang CCTV, kaya hindi ko na tinanong. Diba? Liblib na yung lugar na yun. Lahat ng mga kainuman siguro isa lang sa lie detector test. Yun ang siguro pinakamagandang gawin. Panawagan natin kung sino man po sa inyo ang makapagbigay ng impormasyon tungkol dito sa kaso ni Asensio Carpiano. Ayan, kayo po pwede makipag-ugnayan sa amin at pwede namin po gawin confidential yung information na ibibigay sa amin. At syempre yan agad-agad ibabato namin sa PNP pero ibig sabihin hindi po namin sasabihin kung sino kayo. Okay, para sa inyo rin pong kapakanan kung yung pong gusto nyo mangyari. Or pwede rin kayo dumiretso sa PNP. Okay, chat lang po kayo sa amin o mag-message at makakarating po yung mga information ibibigay niyo sa amin para makatulong sa investigasyon ng ating kapulisan.